Hello, welcome back to my channel. Sana ay nasa mabuti po kayong kaligayan. Syempre, lagi akong nagpapasalamat sa inyo sa lagi ninyong suporta sa aking channel at sa mga baguhan dito sa channel ko, pindutin nyo na ang subscribe button sa haba ng video at isunod na rin ang notification bell upang updated ka sa mga sumunod na mga videos ko. Huwag din kalimutan mag-like at ishare na rin kung nagustuhan mo ang upload kong video na ito. Alam niyo, alam ko na marami ngayon ang nalulungkot dahil sa pagpanaw ni Lloyd Cadena at saka isa na rin ako doon. Hindi niyo ba alam na isa ako sa si Lloyd, ano? Ay isa sa naging inspirasyon ko na YouTube vlogger. Alam niyo kung bakit? Siya yung naging inspiration ko kasi sa kanya ako nakita yung pagiging humble, no, ng isang tao sa kabila ng tagumpay na tinatamasa niya ay talagang iba po yung kanyang ugali, kaya ako siya sobrang hangang-hanga ako sa kanya. Araw-araw ko siyang pinapanood at syempre naging stress reliever ko din siya kasi kung minsan napapagod ako sa trabaho ko at syempre may mga problema din tayo kung minsan, no, lalong-lalo na sa negosyo natin kung minsan, no, medyo na-stress tayo sa paniningil. kaya nanonood na lang ako kung minsan sa kanya at sobrang nakakatanggal naman talaga ng pagod. Ang totoong ikinamatay pala ni Lloyd ay yung aside na mayroon siyang problema sa puso ay yung natamaan po siya ng coronavirus. Alam naman natin na yung may mga problema sa puso at saka naninigarilyo pa kasi siya, no, ay talagang mas malaki yung impact ng virus na yung ano, yung ibig sabihin ay mas delikado po para sa mga may sakit sa puso kung pagtamaan sila ng coronavirus. At need po kasi tayo na mag-diet. Pero nakakalungkot talaga, no? Nung pinapanood ko yung upload video ng tatay niya, di ba? Ewan ko kung nakauwi na yung tatay niya. Ay talagang hindi ko talaga mapigilan yung pagbuhos ng luha ko, no? Kasi syempre, lagi nating tinatanong kung minsan bakit yung mga mabubuting tao pa ang naunang nawawala dito sa mundo, di ba? Alam naman natin na ang ganda ng hangarin niya sa kanyang mga magulang, kaya nga niya pinauwi yung mama niya upang sa ganun hindi na siya mahirapan at kumuha pa siya ng bagong bahay, no? Kaso nga lang ang nakakalungkot ay bago siya pumanaw ay hindi pa niya na full paid yung bahay nila. Sinabi naman niya sa vlog niya, no, nung tinanong siya bakit hindi na lang siya nagpagawa ng bahay, ang sagot niya ay wala daw siyang ganung kalaking halaga para magpagawa siya ng bahay. Kasi alam naman natin na ang pagpapatayo ng bahay ay talagang malaki ang kailangan. So, kumuha siya ng mga hulugan na bahay. At least, yung sahod niya sa YouTube monthly ay pwede niyang ihulog sa bahay. At inamin naman niya na hindi pa niya fully paid ang kanyang bahay, no? So, yun yung inamin niya naman talaga. So, super humble naman siya na hindi kagaya yung mga iba na pinapalabas nila na ganito, samantalang at the end ay lumalabas din na hindi pala totoo yung kanilang sinasabi. At least sa kanya, no, inamin niya talaga na yung totoo kung bakit hindi siya nagpagawa ng bahay, bakit kumuha siya ng hulugang bahay. Syempre na iparanis naman niya sa kanyang ina, no, at saka sa kanyang mga mahal sa buhay, no, na talagang
yung pangarap niya na makaahon sila sa kahirapan, di ba? Doon lang sila dati sa squatter area. At nakikita naman natin kung paano siya tumulong, no? Sa mga kapitbahay niya doon. Siyempre, na talagang sobrang bait niya talaga. So, nakakaiyak talaga na isipin na yung isang tao na may pusong tumulong sa kapwa ay maagang nawala, no? So, sobrang lungkot din ako kasi yung pinapanood ko lagi na nagbibigay sa akin ng saya, no, ay nawala na rin. Pero binabalikan ko pa rin yung mga upload niyang mga videos, no. Pero syempre masama din sa pakiramdam, no. Kahit hindi mo kamag-anak ang isang tao, ay syempre masakit din para sa iyo ang pagpanaw niya, kahit pa man din sabihin na isa ka lang na fans niya o isa ka lang na nanonood sa kanya. Pero syempre binibigyan kanya ng kaligayahan, no, kaligayahan na nakakatulong sa iyo, no, para sa ganun ay medyo makalimot ka sa mga problema mo sa buhay, di ba? So yun. At syempre nasabi ko sa inyo na isa siya sa mga paborito ko na inspiration ko na YouTube vlogger. Number one siya na inspiration ko, no. At talagang sobrang masama sa pakiramdam, no, ang pagkawala niya. So ngayon ay kailangan din nating mag-ingat sa ating kalusugan, no. Na huwag tayong masyadong magpakataba, ano, at syempre hindi porket nakakain natin lahat ang gusto nating kainin ay sige na lang tayo, sige nang kain. Kailangan din na iwasan yung mga hindi talaga yung hindi talaga healthy na mga pagkain, no. At syempre maging kailangan din mag-exercise din tayo, no. At be happy lang. 'Di ba? Pero ako medyo tumataba ako, kaso kinokontrol ko yung pagkain ko kasi ako kasi madali lang akong tumaba. Madali akong tumaba, madali din akong pumayat pag gusto ko. At ang kinatatakutan ko ay yung kung pag-uwi ko, kasi alam niyo kasi sa bahay, kain kami ng kain, kung ano lang yung niluluto namin, no. Kaya madali akong tumaba sa bahay. Kung nakikita ko yung mga kapatid ko, sobra tumaba na sila. Kasi alam niyo kasi sa bahay, parang laging may party kami. Kasi kung may birthdays o kahit walang birthdays, kung minsan ay talagang nagluluto kami, salo-salo kami, no. At sa ngayong September, no, ay sunod-sunod kasi birthday ng dalawa kong pamangkin, birthday ng anak ko, birthday ng nanay ko. So sunod-sunod 'yan, no, na talagang maghahanda kami. At syempre katatapos lang yung birthday ng anak ko kahapon, no. At grabe ang ingay at saka ang daming tao, kasi boodle fight naman kasi ang hiningi nila sa akin. So yun lang po, maging masaya lang, no. Sa mga magkakapatid, meron tayong hindi pagkakaunawaan, pero sana ay yung tampo-tampo lang. Di ba? Yun na yung sinabi ko sa inyo, na talagang sobrang lungkot ko din, naiyak din ako, tumulo yung luha ko sa pagkawala ng isa sa mga inspirasyon ko na YouTube vlogger na si Lloyd Cadena. Rest in peace, Lloyd Cadena. At thank you, no? Thank you sa mga upload mong video na nagpasaya sa akin, no? In times na nalulungkot ako, di ba? At saka, syempre,
naging inspiration talaga kita, no? Sana ay maging masaya ka kung saan ka naman ngayon, no? At sana ay maging mabuti rin ang takbo ng buhay ng mga naiwan mo, no? Isa kang talagang mabuting anak, kaso nga lang ay ang aga mong nawala, no? 25 years old ka lang, no? Parang ang iksi ng buhay na naibigay sa'yo. Pero ganyan siguro talaga ang buhay, kailangan nating tanggapin dahil hindi naman natin hawak ang ating buhay, no? So yun lang po, and muli, maraming salamat sa lagi ninyong suporta sa akin, no? Sa kabila ng mga pagsubok sa aking channel, ay nandyan pa rin kayo, no? At syempre, sinisikap ko namang mag-upload araw-araw kasi kung minsan ay alam ko na inaabangan ninyo yung mga upload kong mga videos. Kaso nga lang kung minsan ay super busy at siguro pagka nandun na ako sa Pilipinas ay hindi na ako masyadong busy. So, makaka-upload na ako ng maayos, no? Thank you so much sa inyo. And muli, God bless po sa ating lahat. Bye-bye!